2022 nang ilabas ng CF Moto ang kanilang largest motorcycle, ang 800MT Touring variant, that is said to put emphasis on the brand's impressive specs and excellent values. This 800MT is also seen as the machine that will give riders a competitive choice. So let's ride this and see if it will be the game changer among China motorcycle brands. For a 578,900 peso price with a 799cc displacement, gaano ba ito ka-capable for a touring bike? Samahan nyo kami as we discuss the things you should know about this 800MT of CF Moto dito sa ating test ride. Okay, kakarga tayo ng gasolina para malaman natin at magre-reset tayo ng ating odometer. Dito tayo. Dito tayo sa kabila. Para gahan natin ng gas. 95. Yan boss, pasuyo na lang po ulit ha. Sensya na kayo, kami nagtitingin lang ng gaano ba kalakas kumain. Yan, okay po. Salamat po. Yan, okay. So far, full tank tayo. Tingnan natin ngayon. 25 to 27 kilometers per liter ang claim naman ito ng CF Moto na consumption niya. Dalawang riding mode niya. Ang riding mode niya is sport and rain. So, okay. So far, rain and sport. So mag-sport tayo because it's not raining, tsaka para ma-test natin siya sa sport mode, no? Okay. Sport mode tayo. So naka-zero na tayo sa trip 8. Naka-sport mode tayo. Ang claim is 25 to 27 kilometers per liter na fuel consumption. Titingnan natin. Ang ito po ang kanilang model na MT 800 MT 800 cc displacement. So babiyahin na tayo papunta ng Pangasinan para doon sa ating dadalawin sa Manawag. At ito na ang ating sasakyan ngayon going there hanggang pauwi. Medyo matigas ang clutch. Let's check. Mas maganda ang palo ng brake niya sa likod. Oh, ramdam mo yung ABS niya kagad. Of course, ibang handling nito kasi touring at naka-sport mode tayo. Meron din siyang cruise control. Yan. Pero aba, teka, meron ba tong quick shift? Bah, may quick shift pa. Bah, may quick shift pa. Up and down. Okay ah. Oh. Ayan. So, meron siyang cruise control, slipper clutch, tapos yun. Oh. Ganda din ng ano ng kanyang quick shift ah. Mapasok siya ng maayos oh. Down. Oh, smooth naman oh. Up. Oh. Ayos ah. Sa naka-sport mode so far. Maganda naman bumigay. Maganda naman ang power niya. At 800cc. Diba? Parang ito yung mga pangtapat naman sa mga GS850, ganyan ano. So, option.
yung kanyang suspension. So far dun sa kind ng road naman ngayon, yung nagbabago-bago minsan na road pavement, okay naman. Mamaya malalaman naman natin sa ibang texture ng road. So far, riding position mo, okay naman din. Ganda na yung pwesto mo. Wala ka na rin babaguhin. Sa height ko na 5'7 and a half, kung minsan ay 5'8, okay naman yung height, di kataasan. Smooth naman ang anong takbo niya. Natin yung cruise control niya. 231 kilograms ang weight niya so far. Kasi ang bike naman, ano, kapag tumakbo na kasi yung motor, hindi mo na masyadong iindahin yung bigat nun eh. Dahil ang bigat naman ay pagka tinatayo mo lang sa traffic, usually ang pinag-uusapan na dyan ngayon ay yung maneuverability pagka tumatakbo na, at yung nimbleness, no, gaano ba siyang kanimble pagka hinahandle mo na siya sa paghabang tumatakbo. So far sa diretsong ganito, no, wala kang problema. Malalaman natin to pag medyo siksikan, gitgitan yung mga cornering, yung mga turns, doon natin malalaman kung mahirap ba siyang i-handle. But just the same, pagka tumakbo na kasi ng rekta, medyo hindi mo masyado mapupuna dun yung kung mabigat ba o hindi, kasi diretso lang tayo dito ngayon. Tapos apart from that, yun namang pag-sway mo ng motor, yan, ano lang, fair lang. Mamaya makikita natin, ano, magiging usapin natin dito sa looban yung paano ba siya sa mga gitgitan, considering na nasa 231 kilograms yung bigat niya, paano ba natin, paano kung dadalhin ng isang bagitong rider sa mga turns and sa cornering, ano ba siya? So far, stable naman siya, no? At the speed of 94, naka-cruise control ako. So, stable naman yung takbo niya. Ito yung, hindi naman siya masyadong ano, lalo na doon sa wind. Well, isa ito sa mga options na pwede mong pagpilian, ano, at the price point na 578,000 pesos with 800cc displacement, and meron kang sport and rain mode. Sabi nila, i-update pa din nila to, magkakaroon pa ng ibang mga riding modes, no? Plus, meron tayong yung adjustable na yung windscreen mo, heated yung grips mo, may mga iba pang mga features, no, na pwede mong ma-enjoy. Okay naman so far yung kanyang handling, stability, yung kanya namang power. Hindi ka naman mabibiti na rin siguro para for a newbie rider like me. Naka LED headlight, tail and turn lights na rin ito, mga kamanibela. And also equipped with a 7-inch TFT display. Well, overall, so far dun sa test ride natin na to, no, sa paggamit ko niya sa kanya, siguro para sa isang bagitong rider na kagaya ko, pwede mo itong i-consider. And magtatanong-tanong lang din po tayo dun sa mga owners na talaga, yung mga nagkaroon na ng experience ng mahabang pakikisama sa kanya. Kasi ako parang short-lived lang yung aming pagsasama ngayon itong
motor na to, no, dahil today ko lang siya na-handle at maiksing panahon lang kami magkakasama talaga. Pero so far, dun sa maiksing panahon na to na pagsasama namin, okay naman siya, no? Siyempre, hindi ko lang alam kung anong ugaling ilalabas niya pagtagal na dahil hindi ko naman siya makakasama ng mahaba. Kaya po, maaari makakapagtanong din tayo doon sa mga talagang nakisama na sa ganitong motor ng mahaba-habang panahon. Pero when it comes doon sa kung ikaw halimbawa ay newbie rider na kagaya ko, kaya mo tong i-handle. Kung kaya kong i-handle, mas kaya niyong i-handle, especially kung matagal na po kayo nagmumotor. Kasi so far, ako na i-handle ko naman siya height ng 5'7 and a half. Depende nga kung ano sapatos pang suot mo. Maganda naman yung height niya. So far, pwede po siya na i-consider dun sa price point niya na 578. Pwede mong i-line up dun sa mga pagpipilian mo. I guess wala naman akong problemang nakita, and yung requirements ko sa ganitong klase ng ride, ibinigay niya naman. Wala naman akong i-demand sa kanya so far na hindi niya naibigay sa akin sa ride na to, no? Well, of course, iba-ibang klase po yung ride and iba-ibang klase ng mga roads ang ating sasagupain. Iba-ibang klase din ng environment yung ating mapupuntahan. Ganun din naman yung weather. Iba-iba din klase po yan. Kagaya ngayon, mainit, ano? Iba rin yung pagka-umuulan, madulas ang kalsada. Iba din po yan. Ano yung traction mo doon? Iba rin dito sa traction ng ganito yung conditions. With this condition, yung requirement na hiningi ko sa kanya ay naibigay niya sa akin. So, wala akong reklamo sa kanya when it comes to yung power dito sa hiningi ko lang sa kanya ngayon. But of course, kung magra-ride kayo at meron kayong i-re-require sa kanya, it depends kung saan nyo siya ira-ride, anong klase bang riding yung gagawin ninyo, may iba yung requirements. At syempre, doon magkakaroon po ng comparison. Kaya sa akin, yung ngayon na naging experience natin, so far, all my demands na ibigay niya naman sa atin, and pati na yung ano naman niya, yung iksi lang naman ng ride natin, so far mararamdaman mo yung comfort, hindi ka naman mapapagod masyado dahil maganda naman yung riding position, yung ano ng paa mo sa peg, so far kaya okay naman siya. Just like what I have told you, iba-iba po tayo na magiging requirements. Depende po sa kung ano yung magiging riding conditions sa araw na magra-ride tayo, sa road na dadaanan natin, sa hihingin mo sa kanya ng mga requirements, kung kaya niya bang i-deliver. And of course, yung kanyang magiging pakikisama sa iyo sa pagtagal ng panahon. So we also have to ask around when it comes to those things. Sa amin po, yung idea na naibigay namin sa inyo ngayon, yung specifications na ibinigay namin sa inyo ngayon, and the price point na makikita ninyo, at kung ano yung feature na nagamit namin for today, pwede ninyo pong mapagbatayan kahit paano kung i-consider nyo ba siya na pagpilian doon sa mga naghahanap po na motor na kagaya po nito. Okay, so titingnan na natin ngayon kung ano ang naging kung fuel consumption niya. Ang claim ng CF Moto so far is 25 to 27 kilometers per liter, no? Well, of course, naka-sport mode tayo kasi dalawang riding modes ang pinagpipilian, either rain or sport. So, naka-sport mode tayo dahil hindi naman umuulan. So, titingnan natin ngayon kung ano ang naging consumption niya at kung ilang kilometers, bali, lumilitaw ang natakbo natin. Boss, 95 po, pasuyo. Apo, full tank po. Check lang po namin fuel consumption. Apo, sige po. Op. Sige po, konti na po. Yan, okay na po. Yan. Bali, 3.6 liters.
218. Ito pa ba siya? Ah, okay na ba? So, check natin so far. Ilang kilometers ba ang natakbo natin? Let's check. Ang natakbo natin ay 91.9 kilometers. 91.9 kilometers. You know. Average speed lang natin, lumilitaw, 76 kilometers per hour. Pero 91.9 divided by 3.6. So, 25.52 kilometers. So far, pumasok siya dun sa claim na 25 to 27. Ano? Kasi, gumansumo lang tayo ng 25 kilometers per liter. So, sa isang litro, nakaka-25 kilometers. Eh, ang claim niya, 25 to 27. So, sumasakto siya dun. Ano? But, of course, magdidepende din po yon sa paano nyo pinatakbo, anong piga nyo sa throttle. So far, na hindi naman tayo lumalagpas ng 105 kilometers. No? May sumusobra man tayo, kapra-kapraso lang. Okay? So far, yun, nakita na po natin yung kanyang yung actual fuel consumption based dun sa natakbo natin. Dito sa pupuntahan natin sa Manawag, dito sa Pangasinan. So those are the things to know about this 2022 CF Moto 800 MT Touring Variant, mga kamanibela. If you're looking for a touring bike for your next journey on the road, this 799cc motorcycle here may be your next suitable companion. May gusto ba kayong sasakyan o motor na ipa-review sa amin? Comment down on the comment section below. At para sa mas marami pang test rides and drives, maaari kayong bumisita at mag-subscribe sa ating official YouTube channel. Or i-follow ang ating social media accounts. Baka doon mo na makita ang ride buddy na para sa'yo. At syempre, laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Uh-huh.